Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot Channel. Kung bago po kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. At ito po ang inyong daily messages for July 17. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. At kung hindi naman po mag-resonate sa inyong mga mensahe, please check your moon rising and Venus signs. At baka nandun po ang mga mensahe na para sa inyo. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat. Paunang mensahe ninyo po ay love. Ayan. Live your truth and share the love that is in your soul. Ayan. So, it feels like ang power ninyo, Capricorn, is love. You know? Parang ang gasolina ninyo dito kung sa sasakyan ay love. No? Yun ang nag-ano sa inyo. Yun ang nag- papalakas ng inyong loob, yun ang nagpo-push sa inyo para gawin ang mga bagay-bagay. Yun ang ano, yun ang truth ninyo, ika nga, you are full of love, no? You are seeing things and people and situations around you in the eyes of love. Yun talaga yung nagpapagana ng buhay ninyo, no? Ang nag-i-inspire sa inyo para magtuloy-tuloy sa buhay, para magkatulong sa ibang tao, gawin ang inyong purpose, gawin ang inyong mission sa buhay is because of love, no? We have freedom, ayan. Follow your heart and nurture your soul with love and freedom to grow, ayan. So talagang, siguro Capricorn, napakalaki ng inyong puso, talaga. Maybe you are such a very compassionate person, you're very kind, you're very loving, you know, and you are very generous. You're very generous of your love for other people, no? Ang napipick up ko dito, talagang napakabait ng Capricorn, no? Napakabait, napakalaki ng puso ninyo para sa pagtulong sa ibang tao. Yung parang yung mas priority ninyo, yung makatulong kayo sa ibang tao, yung makabago kayo in a good way ng mga buhay ng ibang tao, no? Yung parang ganun ang number one priority ninyo is other people's well-being, other people's situation na mapagandahan ninyo, yung mga ganun ba? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have Six of Wands. Ayan, this is really beautiful. This is, ano, celebratory energy, no? Capricorn. Kasi meron kayong si-celebrate dito na tagumpay. Because this is victory. This is about success. Kaya napakaganda rin ito. This is time for celebration for some of you, Capricorn. Dahil maaring ang naririnig ko dito, parang ang iba sa inyo dito, merong proyektong pinagtagumpayan. No? May proyekto kayo. Siguro may meron kayong isang project sa trabaho na talagang pinagsikapan ninyo ito. And now, you know, you are claiming your success. Talagang nagtagumpay ang proyektong yan. So, maaring ang iba sa inyo dito, maaring ma-promote, mabigyan ng financial reward, maaring mabigyan ng pay raise, yung mga ganon, ano, malaking komisyon, malaking kita, no? Maaring ganon, or may bonus, maaring ganon ang ganap dito for some of you. But definitely, you know, you will be on the spotlight, hindi lang yung ikaw mismo, but also yung ginawa mo. Yung trabaho mo will be recognized by your bosses, will be recognized and appreciated by many people around you na nakakwitness, no, ng inyong trabaho. We also have the world energy, napakaganda. So definitely, no, may mga project dito na mag-i-end because this is about endings and beginnings. And dito, kaya kayo maaring ma-promote, kaya kayo maaring ma-recognize ang inyong outstanding job na ginawa, it's because natapos na, no, kung ano man ang proyekto na yan. Kung ano man yung trabaho na yan na binigay sa inyo, it's completed na, no? It's completed na and you successfully completed it. Kaya victory ito para sa iyo. Kaya success ito talaga para sa iyo, no? And now you are leveling up dito, Capricorn. No, you are leveling up. May mga bagong endeavor kayo dito na papasukin, may mga new chapter kayo na papasukin dito sa buhay ninyo. Depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is so much excitement, no, for you dito, Capricorn, dahil kumbaga nagtagumpay kayo, no? Nagtagumpay kayo sa
kung ano man ang ginawa ninyo, proyekto man yan, pag-aaral, whatever that is that you have completed, pinagtagumpayan nyo yan with flying colors. Kaya parang you are more confident na ngayon, no? You are more confident na sa mga susunod din yung gagawin, mas lalo pa ninyong pag-iigihan ang inyong pagtatrabaho, mas lalo pa ninyong pagagandahin at mag-e-effort pa kayo mas lalo so that you will be again successful sa kung ano man ang bagong endeavor na gagawin ninyo, no? Capricorn, parang dami mong baon ngayon na inspiration, na tagumpay, you know? Kaya you are very excited about this new endeavor na papasukin ninyo ngayon. And you are leveling up then, no? Hindi lang ito mga putyo-putyo or pipitsuging gagawin ninyo this time. This is more challenging for you, pero talagang handang-handa ka na para dito. For others of you, this is travel as well, Capricorn. Capricorn, for some reason, ano, maaaring yung travel na to about study, about business, no? Maaaring may napipika pa kong lupa. So, maaaring yung travel na yan is siguro you're a realtor. Maaaring nagbibenta kayo ng lupa, nagbibenta ng property, maaaring ganoon, ano? Maaari din na siguro, ano to, may change of place of residence dito. Siguro may bago kayong property na na-acquire and you are moving, no? Moving in, siguro ganoon. And also, leveling up ng relationship para sa iba sa inyo. So, maaaring papasok na kayo dito sa pag-aasawa, no? Ang iba. So, let's see. Final message for Capricorn na High Priestess. Ayan. So, maybe may mga choices ang iba sa inyo dito na pinagpipilian. Maaring dito sa bago ninyong endeavor na papasukin, maaring may mga pinagpipilian kayo ngayon. Because there are, ano talaga, new opportunities and possibilities coming in for Capricorn dito, no? So, the world energy, meron mga papasok na bagong opportunity. Marami. No? Marami kayong pagpipilian dito. Kaya sabi ni High Priestess, no, use your intuition dito so that you will be guided to the right one, no, to the right decision, to the right path, kung alin yung best para sa inyo. Kaya napakahalaga na pakinggan ninyo ang iyong intuition dito, okay? Tune into your intuition and your inner voice dito so that magabayan kayo kung alin yung mas dapat para sa'yo. So, good luck to that, Capricorn, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. My name is Susie po, and welcome back po sa Star Tarot Channel. Kung bago po kayo dito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you. And ito po ang inyong daily messages for July 17. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. At kung hindi naman po mag-resonate sa inyong mga mensahe, please check your moon, rising, and Venus signs at pagkananda ng mga mensahe na para sa inyo. And naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat. And maraming salamat din po pala sa inyong mga comments, sa inyong mga messages sa ating mga videos. Unang mensahe ni Virgo, no limitations. You are a celestial being with unlimited potential. There is much for you to share. Wow! Napaka-talented ninyo, skillful kayo, Virgo. And parang ang dami nyong tricks, no? On your sleeve, ika nga. Talagang you have so much potential na maaari ninyo talagang maabot ang kung ano man ang ina-envision ninyo for yourself, kung ano man ang gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo, ano man yung mga hopes and dreams, because you have unlimited potential, no? Kung ano yung mga opportunity na nandyan ay talagang maaring ano talaga yan, you're going to grab that opportunity and you are going to make things happen for you na related dyan sa opportunity na yan or using that opportunity. Ang dami ninyong pwedeng i-share sa mundo, ang dami ninyong matutulungan. Ay nako, Virgo, you are so blessed. So yan, bumaliktad.
magnificence. You are amazing, magnificent, and unique. But most importantly, you are enough. Ayan. So, bonggang-bongga talaga dito si Virgo. No, Virgo, walang dahilan. No? Doon sa mga nagdadalawang isip pa, doon sa mga nagpo-procrastinate pa, doon sa mga Virgos na dududahan ang inyong mga capabilities, ay nako, yung mga mensaheng ito, this is for you, no? Someone has to hear this, na wala kayong dahilan para magdalawang isip, pagdudahan ang inyong sarili, self-doubt, there's no room sa sarili ninyo, ang mga ganon, Virgo, because tingnan nyo na lang, you have unlimited potential, ang dami mong skills, gifts, and talents, and so much more that you can share with other people, and you are amazing, you are unique, you are magnificent, you are good enough. No, Virgo? Kaya, ay nako, Virgo, napaka ano mo talaga, napaka blessed mo, napaka talented mo. Wala kang rason para mag-procrastinate, no? Wala kang rason para hindi mo talaga gawin ang mga ninanais mo sa buhay, because you have all it takes, no, to be successful. And see, speaking of successful, this is success. This is victory for you, some of you, Virgo. May mga tagumpay kayong makakamit sa ngayon. Ano man ang inyong ginagawa, maybe this is related to trabaho, maybe this is related to something na ginagawa nyo on social media platforms. Maaring ganon, negosyo. Could be in any area of life, lalong-lalo na sa career, no? Sa career, sa trabaho. Kasi maaring meron kayo dito talagang trabahong pinagsikapan, maaring merong assignment na binigay sa inyo, kontrata, whatever that is, and you successfully completed that, no? You successfully completed that with flying colors, kaya you are so victorious, you are so successful, no? Sa ngayon, dahil maaring naabot nyo na talaga yung bar na sinet para din sa inyo, no? So, this could be a successful project sa trabaho ninyo. You were recognized by many people. Yung trabaho ninyo, pati ikaw, yung performance ninyo were recognized by your bosses. Yung ganon, yung mga tao nakaka-appreciate na ngayon ng inyong ginawa. Kaya, spotlight is yours, no? The spotlight will be yours sa ngayon. Talagang maiilawan na ang mga ginagawa mo, no? Yung excellent job na ginagawa mo, yung effort na binuhos mo dito, talagang that is going to be well appreciated by the people around you. So we also have Two of Wands. Yan, ang daming plano ni Virgo. You have so much in your head dito na gusto ninyong gawin, no? Ang daming plano na gustong gawin dito ni Virgo, pero sa dami ng ideas, ng creative ideas na iniisip ninyo ngayon, parang nalilito ka ngayon. Which one are you going to prioritize? Which one are you gonna do first, no? So maaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Virgo. Kaya naman, you know, dito sa decision making na kinakaharap ninyo, use your intuition dito. Follow the lead of your intuition, because it will lead you to the right direction. Okay, Virgo, kung kayo ay nalilito, because you have so much potential, ang dami yung creative juices sa isip ninyo. So now you are thinking of different ideas, no? Ang daming ideas talaga, no? Ang iba sa inyo naman dito, may travel, no? Na iniisip, may travel plans dito ang iba sa inyo. And maybe, yung travel plans na to, yung iniisip ninyo ngayon, yung turn ang isip ninyo at puso ninyo dito is siguro, saan kayo pupunta muna? Alin ang pupuntahan ninyo? Or maybe you're choosing the place, no, or the country, no, na kailangan ninyong puntahan muna, no, or ipa-prioritize. So maaring ganun din. Ang iba din sa inyo, I'm feeling na you are thinking or planning of buying a vehicle, at ngayon nag-iisip din kayo kung alin yung mas maganda, alin yung
yung talagang priority ninyong sasakyan, no? Na kailangan ninyo, maaaring sa negosyo, sa trabaho, personal, you know? Maaaring yun ang mga pinag-iisipan ninyo sa ngayon. So, we also have the Lovers. Ayan. So, ang daming decision-making talaga na ginagawa or gagawin ngayon ni Virgo, because this is also making decisions, and so was the Lovers, no? But this decision-making, you know, sa Lovers energy, this is a decision that you are facing dito na linked sa inyong relationships, no? Maaring relationship ito sa person ninyo, sa love relationships, sa kaibigan, sa pamilya, or maybe sa katrabaho or sa negosyo ninyo, no? Maaring ganun. But definitely, this is decision related to your relationship. Kaya, maaring ang iba dito, pinagde-decisionan dito if you are going to, ano, to accept the marriage proposal, or maaring iniisip ninyo kung magpo-propose na talaga kayo, or maaring ang pinag-iisipan ninyo dito is about mga wedding details, no? Kasi maaring meron ditong wedding ng magaganap for some of you, and maybe wedding details ang pinagdedesisyonan ng iba sa inyo. But whatever the case may be, dito Virgo, you know, ang mensahe ng Lovers energy sa inyo is, you know, when you are making your decision dito, make sure that you always consider or always put your happiness on top of your priority. Kung ano yung makakabuti sa'yo, kung ano yung magpapasaya sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng fulfillment, you know, yun ang may prioritize ninyo. Because this is going to be a long term, no? Yung decision na to, whatever this is, it's going to have a very a big impact, no, sa buhay ninyo long term. Kaya kailangan kung ano talaga yung magpapasaya sa inyo, no, yun ang gagawin ninyo. So Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. My name is Susie po, and welcome back po sa Star Tarot Channel. Kung bago po kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. And ito po ang inyong daily messages for July 17. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi naman po mag-resonate sa inyong mga mensahe, please check your Moon, Rising, and Venus signs. At baka nandun po ang mga mensahe na para sa inyo. And naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat. At Taurus, pauna mensahe ninyo is creation. So I feel like ang iba sa inyo dito, Taurus, is going to create something beautiful sa buhay ninyo. Maaring there are new beginnings ngayon talaga. May mga fresh start na gagawin ang iba sa inyo dito, Taurus. That could be new creative ideas na isasakatuparan ninyo. That could be a new plan, di ba? Na i-roll out ninyo. So maaring ganon. So that could be in any area of life, no? Depende sa inyong sitwasyon. Maaring sa trabaho yan, maaring bagong trabaho, maaring bagong proyekto, bagong negosyo, no? Maaring ganon ang ganap. Tignan natin kung ano pa. We have blue star. Follow the light of your inner compass, the blue star. It will lead you to the truth that resides within your soul. Ayan. So, it feels like na divinely guided kayo, at kaya naman nire-remind kayo dito to follow the light of your inner compass. That is your intuition. That is your inner voice. Your inner, guidance ninyo. Gawin ninyo kung ano yung sinasabi sa inyo ng inner guidance ninyo. Because I feel like that is the gabay, no? Dito sa pag-create ninyo ng kung ano man yan na binabalak ninyo sa buhay na gagawin bago, no? Taurus, tignan natin kung ano pa ang ganap for you. We have the Emperor. This is really beautiful because this is about, ano, material success. So, maaring kung ano man itong sisimulan ninyo, maybe that is related to your money, career, and finances. It could also be related sa family and relationships ninyo, Taurus. Maaring may mga bago kayong gagawin dito
regarding sa inyong pamilya, regarding sa inyong mga relationships, no? And order will be back, no, sa inyo, Taurus. Maaring in the past, medyo may destruction kayo, maaring wala sa plano na nagawa ninyo or napagtuunan ninyo ng pansin at maaring yun ang kumuha ng majority ng iyong oras. Maaring may mga ganon. Kaya siguro hindi na ninyo nasundan ang mga plano ninyo talaga. But now, order will be back. No, you are going to be back on your throne, ika nga. And you are focusing ngayon doon sa mga areas talaga na mga na-neglect ninyo. Maybe career, trabaho, pamilya, maaring ganon, ano. And this is also about, ano, this is also a father archetype, Taurus. Kaya, maaring may mga conversations or important conversations kayo with your dad, with your lolo, maaring ganon. Or kung sino man yung tinuturing ninyong lolo ninyo or tatay ninyo, no? Taurus, maaring may mga pag-uusap kayong mahalaga, no, na nagagawin, or maybe ang iba sa inyo meron ng mga discussions talaga, no, with your papa, with your dad, or your lolo, maaring ganon. Also, this is about kaperahan, no, this is about kaperahan. So maaring ang focus ng iba sa inyo dito is yung pag-build ninyo ng sarili ninyong financial empire, no. Maaring nagsisikap kayo ngayon and you're focusing on your business. Maaring you're focusing talaga on your trabaho, no. Talagang siguro may mga financial plans kayo ngayon na ginagawa or binubuo or talagang pinagpaplanuhan, di ba? Dahil gusto ninyo na magkaroon kayo ng material success, financial success. Gusto ninyo dito na mag-lay kayo ng solid foundation in terms of your finances, yung mga ganon, no? Yun ang napipick up ka dito kay Emperor. So let's see, we also have Temperance, and be patient, no? Be patient sa lahat ng inyong gagawin. Siguro dito sa creation at dito sa mga plano ninyo in terms of your kaperahan, business, trabaho, karera, relationships ninyo, in everything that you do, no? I feel like sinasabihan kayo dito na huwag kayong magpadalos-dalos, and instead, be patient, no? Sumunod na lang kayo sa agos ng buhay, and provided you listen to your inner guidance, no? At makukuha ninyo or mapupuntahan ninyo kung ano man yung place or status or kung ano man yung ini-envision ninyo para sa sarili ninyo, no? So be patient, and also makinig kayo sa inyong inner voice dito. So that's what I'm picking up. So let's see what else. May nakikita din ako ditong okay, so na-pick up ko din dito for some of you, Taurus. Maaring ang iba sa inyo dito is having a problem with your finances. Maaring may mga problema kayo sa kaperahan, financial constraints, or problema sa trabaho, maaring ganon. And what I'm picking up here is you are receiving healing energy, no? Meron healing energy dito. That is what I'm picking up for those areas, no? Kaya kung ano man ang mga problema ninyo pagdating sa kaperahan ninyo, sa sitwasyon sa trabaho, you know, I feel like magkakaroon na yan ng kaayusan. I feel like masusolusyonan na yan kung ano man ang pinoproblema ninyo pagdating sa ganong sitwasyon, no? So, that is what I'm picking up for others of you. What else? Five of Wands. Ayan. So, this is like conflict, no? Conflict. Kasi parang ano dito, I feel like ano to, trabaho, sitwasyon sa trabaho, no? Kasi maaaring meron ditong competition, no? Yun ang aking napipick up. Maaaring merong competition sa trabaho, maaaring that is for a position, maaaring may mga ina-applyan ang iba, maaaring may nag-open up na position sa trabaho, maybe promotion yan para sa inyo, and you're interested on that, and hindi lang kayong interesado dyan. Now, there are other people that are interested as well. Kaya, parang napakataas ng competition ninyo dito pagdating sa pag-a-apply sa trabaho yan. So, yun ang akin napipick up dito. But, you know what, Taurus, you know, you are being divinely guided dito. Kaya, makinig kayo. Kasi, you will receive guidance if that is really meant for you, no? Or kung hindi ninyo yan, kung hindi yan ang para sa iyo, then
you will feel it. Kaya kung hindi man yan mapunta sa'yo, dahil hindi yan para sa'yo, you know, talagang I feel like hindi ka dito maaapektuhan masyado. But, you know, listen. No, that is just an example. But listen to your inner guidance, okay? Dahil gagabayan ka ng Panginoon. No, it will be planted to you kung anong dapat mong maramdaman about that, kung anong dapat mong gawin. If it's meant for you, then talagang ipupush ka ng divine dito to apply for it. Na ipaglaban mo ang posisyon na yan, no? May mga ganoon. Kaya napakahalaga na pakinggan ninyo ang iyong intuition dito, okay? So, good luck to that, Taurus. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Have a night. Namaste.